thank you po sa lahat ng effort sa buong national government of President Bongbong Marcos sa assistance po na ini-extend niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Secretary of Interior and Local Government. Ito, dito na tayo magsimula. Can you give us an assurance na hindi mamatay si Congressman Tevez pag pumunta siya dito? Yes, sir. Pumunta at palabas? Yes, sir. Walang babaril sa kanya? Ako mismo magpapantay, sir. I assure you, 100%. So kung mamatay siya, ikaw muna lakot? Yes, sir. Oh, thank you. Usapang lalaki yan. Ha? Kung yes, nakikinig ka ngayon sa Congressman Tevez, pareho kami lalaki. Kung lalaki ka, lalaki rin kami kausap. Hindi ka mamamatay kapag uuwi ka dito sa Pilipinas o kaya kung nasa loob ka ng Philippine territory, kung mag-surface ka, pumunta ka dito, punta ka lang sa police station, pa-escortan ka ng Secretary Avalos ng police para pumunta dito at kahit isang gasgas ng katawan, wala kang aabuting gasgas. Mr. Chair. If you are listening right now, Congressman Tevez. Secretary, Boying Remulla. Thank you, Your Honor. Sir, what we have right now is a list of cases that are filed in Ex Oriental that may have political implications. These are the records of the Department of Justice. How many cases are that? This is more than 20 cases, Your Honor. How many? More than 20 cases. More than 20? Yes, Your Honor. Yeah, go ahead. But many of them have been dismissed. This is not including cases that have been dismissed before but are being refiled in the next, that will be refiled in the next few weeks, which are still undergoing investigation now. But we will submit this to the committee, this list of more than 20 incidents in Negros Oriental. Thank you. Thank you, yes, Your Honor. And then, as far as the other cases are concerned, Your Honor, we are still in the stage of case build-up in most of these cases, if not all, because we are still perfecting many of our legal theories that we have to present in court later on for trial. And there are many details that we cannot reveal in public, Your Honor. And these are very sensitive information that we cannot tell the committee except in executive session, if need be. But we believe that because the information is not yet right, still many of them are raw, is raw information. It's not yet timely for us to reveal many of this information. However, we can tell the committee that we are working on all possible cases, especially that there were 27 victims in that incident in March 4. 27 victims with eight persons dying, Your Honor, and several other persons hurt during that day. And Your Honor, we are also currently looking at the anti-terror law as a possible law that we may use in the future. Because of this incident, and that if there is a need to proscribe any person within the list of suspects as a terrorist, we will pursue that angle, Mr. Chairman. But however, because of the sensitivity of the information that is within our hands right now, and because it's still ongoing, case build-up is still ongoing, we would like to ask the committee to allow us not to speak about the cases, especially those that these cases that are still under investigation. Mayor Janice Digamo, you have the floor, ma'am. You want to say something? Go ahead. Good morning. Good afternoon na po pala sa ating lahat. Kay Secretary Remulla and Secretary Avalos and the rest of the agencies of the national government. Saludo po ako sa ginagawa ninyong pagtulong na mabigyan ng hustisya ang akin pong asawa. Hayaan niyo lang po ako na i-explore pa ang ibang avenue. Hindi ko po intention na maliitin ang ginagawa ninyo dahil na-impress at na-amaze ako sa mga ginagawa ninyo na ma-discover at I can see it that you try so hard to help the governor and to give justice to my husband. Pero hayaan niyo po ako na gawin ko bilang asawa ng akin na walang napaslang na partner ko ang aking asawa na i-explore lahat ng avenue
kung saan talaga namin makamit ang hustisya, kung ano sa tingin namin makakatulong na makamit ito. Dahil po, hindi po kami makakapag-move on at hindi po kami, I do not want to, one day soon when we meet in heaven, ayoko naman pong sabihin sa kanya na, Ruel, kinulang yung effort. Gusto ko po pag nagharap kami, may hustisya o wala, ako bilang may bahay na governor, alam niya na kinapalan ko talaga yung mukha ko, hindi ako sanay magpunta ng Senado, gusto lang namin, simpleng ano lang yung usual. Pero ngayon po, gagawin ko po talaga lahat para pag nagharap kami ni Ruel, sasabihin ko po talaga sa kanya, Ruel, ginawa ko po talaga lahat ng kaya kong gawin sa ngalan ng hustisya para sa iyo. At kasama po dito ang aking hope and desire na sana po with justice comes peace. Kailangan po talaga namin ang kapayapaan sa Negros Oriental. Araw-araw po ng buhay namin, doon po kami uuwi. That is the only place we will ever call home. Allow us po, sana huwag niyo pong mamasamain ang pagpunta namin sa Senado. Naghahanap talaga kami at i-explore namin lahat ng avenue na ma-return ang peace sa probinsyang aming uuwian po. Thank you po sa lahat ng effort sa buong national government of President Bongbong Marcos sa assistance po na ini-extend niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Okay, putulin natin yung live streaming natin dito. Ano? Reaction na lang natin yung sinabi nitong si Mayor Degamo. Alam nyo, sa paghanap ng hustisya, maraming mga factors na pwedeng i-consider. Pero isa lamang sa huli ang magsasabi kung ito po ba ay makapagbibigay ng hustisya o hindi. Yan po ang korte. Ngayon, dapat nating unawain na itong si Mayor Janice Degamo, nakakaramdam po ito ng sobrang pighati at kalungkutan. Naghahanap po siya ng another avenue para maibigay yung kanyang nararamdaman, masabi yung kanyang mga saloobin, higit sa lahat, yung mga nalalaman po nila na hindi po masasabi sa korte. Kasi ganito po yun eh. Ang pag-uusapan lamang sa korte, yung partikular na kaso at taong akusado. Eh marami nga pong pangyayari dyan sa Negros Oriental na hindi na po nasampahan ng kaso. Kaya sa pamamagitan ng avenue na ito, ang Senate probe na isinasagawa sa pangungunan nito ni Calvo, ay hindi, ni Senator De La Rosa, eh magkakaroon ngayon ng kaparaanan sila na maipahayag yung kanilang mga nalalaman sa mga pangyayari dyan po sa Negros Oriental. Kaya sa mga tumutuligsa sa layunin ng Senado at the same time sa kagustuhan nitong pamilya Degamo at ng mga biktima, pagbigyan na po natin sila. Alam naman po ng Senado ang limitations po nila. In fact, nagsalita si Secretary Remulla kanina na kung maaari, wag na silang tanungin sa mga bagay na maaaring makaapekto sa kaso at kung kinakailangan silang tanungin sa pamamagitan na lamang ng isang executive session. Kasi marami po tayong narinig at napanood sa balita. Isa po dyan, hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero sekretary po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabi na hindi na kinakailangan pa sa Senado kasi meron naman pong kaso na isinasampa na sa prosecutor at eventually mapupunta sa korte. Tama po siya legally speaking. Pero ito po ay pagkakaloob naman ng simpatiya doon po sa mga taong nawalan po ng mahal sa buhay. At hindi naman po ito mali legally. Ang ginagawa po ng Senado, katulad ng sinabi ni Senator De La Rosa, ay alamin ang mga bagay-bagay para makapag-craft po sila ng batas na maaaring maging basihan sa hinaharap at hindi na maulit ang mga karahasan na nangyayari sa iba't ibang panig po ng ating bansa, hindi lamang dyan sa Negros Oriental. O yan lang muna ang ating maikling topic. Ano? Muli, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy po na pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Naboring ako dito sa hearing eh, kaya abangan na lamang natin sa balita ang buod ng mga pangyayari sa naganap na hearing na yan sa Senado at yun na lamang po ang ating bigyan ng reaksyon sa mga susunod po nating live streaming. Salamat at bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay,
magbabalik muna ako sa inyong mga komento.